Hello! Happy 7 months! Happy 7 months, baby! Hello, mga momshi! Welcome back to my channel! And ngayon po is 7 months old na si baby ko! Uy, patawa-tawa siya! And i-update ko naman po kayo sa pinagbago niya nung 6 months old siya last time, 'di ba? Pinakain ko siya ng first na solid food. Yes. Oh, gusto mo kasama ka sa camera. Gusto niya kasama siya sa camera. Yan. Tapos ano, nung pinakain ko po siya noon, hindi pa po siya talaga masyadong sanay kumain. Kasi first time niya pa lang kumakain ng solid food, kaya parang medyo niluluwa-luwa niya pa yung pagkain. Pero ngayon, na 7 months na siya, hindi ko siya pinapakain everyday. Ina-alternate ko po yung pakain sa kanya ng solid food. Tsaka once a day lang, tuwing umaga or tanghali lang, ganon. And ngayong 7 months na siya, sanay na po siyang kumain. Kumbaga, hindi niya na niluluwa. Nilulunok niya na. Bali, ano, ngayon, talagang inunguya niya na, nilulunok niya na yung pagkain. Minsan, pinapakain ko siya ng patatas. Yan. Madaling i-blender. So, talagang natutunaw siya. Nagiging, ano siya, no? Mashed potato. Di ba? Tapos, minsan naman, Cerelac. May time na Cerelac. Minsan, paminsan-minsan. Kalabasa, palaging gulay. Yes, nagising na mayaw. Alam, ginising ko to mga mamshi kasi tulog. Ginising ko lang para makasama siya sa vlog. Yan, 7 months ka na kasi, hindi pwedeng hindi ka kasama sa vlog ni mami. Ganon. Basta, palaging mga gulay. Karaniwan kasi yung pinapakain ko lang muna sa kanya ngayon is patatas, kalabasa, ganon. Minsan, Cerelac. Paminsan-minsan lang yung Cerelac. Ngayon, once a day ko lang siya pinapakain. Tsaka, mas more pa rin yung gatas, yung milk, mas more pa rin kasi ngayon kasi, 6 to 8 months, sabi nung pedia niya is parang patikim-tikim pa lang. Hindi naman talaga as in totaling kakain, di ba? Kasi 9 months to 12 months, doon na daw talaga sila kumakain ng bongga. Pero depende naman po sa bata. Depende sa baby kasi po yung baby paiba-iba. Tapos, eto, yung titing niya mga mamshi, nag-ano na siya, nangingipin na siya. Ano, may ngipin na po siya, may puti-puti na yung gilagid niya sa taas tsaka sa baba. May puti na. Ibig sabihin po, nagtititing na talaga siya. Tapos, ang epekto ng titing ni baby ko is, ano, every dede niya, every milk niya, nagpupupo talaga siya mga mamshi. Tumatae siya ng parang kulay yellow na malambot. Hindi naman as in tubig, no? Sobrang lambot lang ng tae niya, every dede niya. Pina-check up ko, and ang sabi ng pedia niya, ano, bakal lang daw sa titing kasi hindi naman siya diarrhea eh. Tsaka hindi naman siya dehydrated.
Hindi, hindi siya dehydrate. Tsaka masigla siya. Wala naman daw ano yung tiyan niya. Wala namang diferensya yung tiyan niya. Wala namang kabag or kumukulo-kulo sa tiyan dahil sa tae. Wala naman. As long daw na active si baby ko, yung parang masigla, ganun. Kaya sabi nung pedia niya, baka daw sa titing. And pinalaboratory ko yung tae niya. Pinalaboratory namin. And wala na, normal naman po yung tae niya. Normal, hindi talaga siya diarrhea. Kaya sabi ko nga baka talaga side effect ng titing. O kaya nabigla lang yung tiyan niya sa mga solid food, yung mga gulay, ganun. Bali, nagreseta na lang yung pedia na para sa pagtatae. Bali, eto siya. Ganto siya eh, parang tubig lang to mga mamshi. Tubig lang. Para daw lumakas yung tiyan ni baby. Bali ano to, good bacteria. Bali good bacteria, ganun. And paubos na nga, dalawa na lang. And yung tae niya, medyo nag-a-adjust naman. Medyo tumitigas naman. Hindi na talaga as in malambot na malambot na. Tsaka konti na lang, hindi na yung dati na marami. Okay din. And yung sangipin niya po, hindi naman siya nagbibisyo talaga. Ganun pa rin, normal pa rin yung kilos niya, yung mga activity niya, yun lang, yung tae lang yung problema. Bali, everyday day nga, diba, tumatae siya ng kulay yellow. Yellow na yellow, tapos hindi mabaho, ganun. And, ito yung ano, ito pa yung nilalagay sa gilagid. Yan, ito yung reseta na ilalagay sa gilagid niya after feeding. Ganon. Tapos, pwede rin ilagay sa rep kung gusto mo para malamig sa pakiramdam. Ang ginagawa ko to pag, ano siya, sa gabi, bago matulog, diba, nakadede na siya, yon. And yung teether niya po na binili ko is, eto. Eto siya. Ganito, dalawang piraso to. Eto. Bali, yung loob po nito is tubig. Tubig siya. And talagang inaano to ni baby, ginangat-ngat niya talaga. Ayan, kaso minsan pag ayaw niya talaga, ang bilis niyang magsawa sa mga laruan niya. Ito yung tatak niya. Ito siya. Bali, 200 plus lang to. Ayan, 250. Bali, 250. Yung tatak niya is Playgrow. Playgrow, yung tatak. Ganto siya. And tubig yung loob, kaya safe din siya kahit mabutas. Maganda rin tong ganto. Tsaka sobrang malambot talaga siya. Lambot. Hatsi! Yun. Ano pa ba yung update ko kay baby? Ano pa ba yung update sa'yo? Yun, mas lalong malikot yung paa niya. Ayan. Mas lalong malikot ang paa. Hilig niya pong magsipa-sipa. Oh. No? So, yun lang po yung update ko sa kanya. Yung vitamins niya, ganun pa rin. Walang, hindi nagpalit. Growy and sanggob yun. Ganun pa rin yung vitamins na reseta sa kanya ng pedia niya. And ngayong 7 months niya, yung kilo niya po is 10 kilo. Kaya ang bigat niya mga mamshi. Ang hirap ng kargahin ng matagal. Hindi na siya kayang, hindi ko na siya kaya rin kargahin ng matagal. And ano, feeling ko nga po pumayat siya ng konti gawa nung tae niya. Kasi everyday, di tumatae siya. Buti nga ngayon, ano na lang yung tinatae niya. Konti na lang buhat nung pinainom ko siya ng gamot. And yun nga yung sabi ng pedia niya, side effect daw ng titing. Ganon. Buti nga daw wala siyang lagnat. Hindi siya nilalagnat. Hindi. Yun lang yung tae lang niya yung ano, problema. And dito po sa lugar namin mga mamshi, uso yung dengue. Ang daming mga batang na ko-confine sa hospital dahil po sa dengue. Sana naman wag naman yung baby ko rin kasi po kawawa naman 'di ba kung dedenggehin. Kaya tuwing may nakikita akong lamok, pinapatay ko talaga agad. Ganon, kasi nga takot akong madengue yung baby ko, takot akong makagat siya ng lamok and yun nga, oh, ano tingin ikaw? Wow! Wow! Mas tili siya ng tili pa rin. Singer ka siguro paglaki mo na. So, so, yun lang po yung update ko ngayong 7 months niya. And ito na, bye-bye ka na sa kanila, baby. Bye-bye! Bye-bye! Bye-bye ka na. Bye-bye mga mamshi! Kiss, kiss, kiss! Kiss na! Kiss, kiss, kiss!
And thank you for watching mga mamshi. Sa mga hindi pa nakasubscribe, subscribe lang. Para may update ka pa sa mga bago kong video about sa mga mommy lifestyle, ganun, pregnant lifestyle, ng mga naranasan ko nung buntis ako. Si-share ko yan lahat sa inyo. And yun nga, bye-bye na. Yan na, matulog na to eh. Bye-bye!